Ayan, so yun guys, nagbabatak na sila ng wire natin, no? Sa underground feeder o duct bank. Yan yung ating control room. So yan yung isa sa diskarte kung paano hilahin yung wire sa duct bank, no? Kung paano siya i-forma. So yung iba dyan, nilalagyan pa nila yan ng istupa, no? Yung basahan para hindi kumayo dun sa ano. Tapos meron siyang langis, yung special na oil para sa kable, no? So malayo, ilang metro yan, sir? 140 meters. So yun guys, 140 meters, no? Pakita ko lang yung duct bank, sir, ha? Ayan. So ito yung ating power control room o yung ating engine room, electrical room pala. Ayan. So dumaan sa duct bank yung wire na hinila nila, no? Yan yung ating yung duct bank, no? Tapos pumasok dito, pasok sa mga transformer. Ayan. So ito yung ating MDP. MDP ay, oh, di ko dala yung salamin ko, di ko mabasa yung MDP, 2500 ampere, 3 pole, 240 volts. So dalawa yung MDP natin, magkabila, no? Mayroong capacitor bank. Ayan yung capacitor, 360,000 bar, 3 pole din, 600 ampere. So dalawa yung capacitor, MTS, manual transfer switch. Ayan. So ito yung MTS. Siyempre, meron ding ECB. Ayan, dalawa din yung ECB. At saka yung MTS, kabilaan, no? So meron din tayong dalawang generator doon sa site, doon sa workshop, at saka doon sa control ng hydraulic. Ayan, siyempre, yung duct bank, umakyat dito, papunta sa group panel number 1 at group panel number 2. So yun guys, abangan nyo pa yung ibang video natin, no? Sa pag-layout ng feeder line dito sa duct bank. Ayan, siyempre, abala yung mga tropa. Mga grupo ng IMT Shipyard. Siyempre, sa pangunguna ng head electrician. Ivan. Ayan. Ivan. So, shout out sa lahat ng mga empleyado ng IMP Shipyard dito sa Albuera, Leyte.